I'm a Blackburn. Alam niyo, meron akong napanood na isang lumalaban sa pagiging isang vice president ng Pilipinas. Alam niyo ba kung ano ang gagawin niya? Kay Ferdinand Marcos, once na daw na nanalo siya sa pagiging isang vice president. Ipahuhukay niya daw si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaya saksihan natin kung ano ang kanyang sinasambit. Stuck tayo sa buong mundo dahil pinatalsik natin yung diktadura noong 1986 dahil sa pang-aabuso, pagpatay, pagnakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. We will have to undo this injustice that has been inflicted upon the victims of martial law in our nation. And we will tirelessly work to reverse and to undo this burial in the living. So yun siguro ang ating unang salita. Kung may mga katanungan tungkol sa mga legal na mga steps na maaaring may sagawa at iba pang mga pagkilos, ay we are more than willing to answer questions. So, okay, sige. Sir, yung mga... na natin yung sinabi ni Kiko. Diba? Kayo mga Pink at Lenny, tingnan mo yung vice mo. Ganyan ba kayo na maiitim na ang mga bunhi ninyo? Ipapahukay niyo si Ferdinand Marcos? Nasaan ang pagkatao ninyo, ha? Kayo mga taong sumusuporta kay Kiko, ha? Ayan ba ang gusto ninyong layunin sa buhay? Galit? Ano ba ikagaganda ng bayan kapag ipahukay ninyo ang katawan ni Ferdinand Marcos? Hindi uso sa inyo ang peace, ang kapayapaan. Hindi uso sa iyo, Kiko. Grabe, gawin kaya sa iyo yan. Kapag namatay ka, gawin bulalo. Ha, yung mga buto-buto mo. Ipapahukay mo. Sa 30 years na hindi na ilibing sa Ferdinand Marcos sa bayani. Tapos pinalibing ni Duterte. Tapos ikaw kapag nanalo ka, papahukay mo. Komo naman, Kiko, kaluluwa ka pa ba sa ginagawa mo? Humingi ka na ba sa salamin? Grabe, Kiko naman, no? Pilipino ka ba? Sa mga pinagagawa mo, Pilipino ka, Kiko? Ganyan na ba kaganid ang sarili mo, pati ang kaluluwa mo? Grabe naman, Kiko, oh. Kahit papaano na buhay yan si Ferdinand Marcos, huwag nyo lang siya tignan sa pagiging isang presidente. Tignan nyo lang siya sa pagiging isang tao. At yung mga bagay na magaganda, ayun lang yung mga nagawa niya. Ano bang nagawa mo, Kiko, sa tagal mong umpo sa senador? Ha? Wala kang nagawa. Puro salita. Mas marami pang nagawa sa iyo si Ferdinand Marcos. Grabe, ginawa mong tambayan yung Senado, tapos ang lakas pa ng loob mo na lalaban ka ng Vice President. Grabe naman, Kiko, oh. Grabe ka talaga. Hoy Lenny, yung Vice President mo, oh, ganyan ba kayo? Ang pag-uugali ninyo, papahukay ninyo? Ganyan ba ang layunin ng mga Pink? Maboboto sa Pink. Tignan ninyo. Ang layunin nila. O, kamusta naman yon? Ang layunin nila. Grabe naman. Sobra na. President Duterte at Bongbong Marcos. At sa lahat dyan. At mga kapwa akong Pilipino. Tignan ninyo ang gagawin ni Kiko. Ipahukay niya daw pag daw siya nanalo. Diba? Ganid talaga, walang kaluluwa. Sharon, yung asawa mo. Puti, napaisip mo naging asawa mo to. Ha,
Ang si Santanas, dalawa ang sungay. Eh, siya kaya ilan? Ha? Wala nang kaluluwa to. Kayo, mga pink, sinusunog na ang kaluluwa ninyo sa impyerno, sa mga hangarin ninyo sa bansa. Kaya hindi umuunlad ang bansa sa inyo. Mga ganid talaga kayo. Wala talaga kayong sinasanto kahit butula lang, no? Gawin kaya sa iyan, ha, Kiko? Ano kaya mararamdaman mo? Masakit, di ba? Sana maisip mo din. Tandaan mo kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo gagawin sa'yo. Kung hindi ka nagiging magandang ehemplo sa sambayan ng Pilipino, pagdating ng panahon, babawi yan. Kaya ang karma, Kiko, hindi pa napapasa iyo yan. Kapag pasa iyo yan, pati kaluluwa mo, ramdam ang karma na dapat para sa'yo. Kaya ang sambayan na ang bahala sa lahat para hindi kayo makaupo sa trono. Mga ganid, wala kayong kaluluwa. Sinusunog na sa impyerno ang inyong kaluluwa. Kaya wala nang naniniwala sa inyo. Pati ang Rappler ABS-CBN, nakikipagtulungan sa mga hangarin ninyo na hindi maganda. Kaya gadon, lahat ng mga members ng para sa kapayapaan ng Pilipinas, magsanib-sanib at sa mga sambayan ng Pilipino, magsanib-sanib kayo para sa vote for power, para hindi makaupo tong mga kampon ng impyerno. Grabe. Mga pink, ganyan ba ang layunin ninyo sa Pilipinas? Ha? Ganyan? Wala kayong plano? Puro galit na lang ang iniiral ninyo? Grabe naman, no? Ay, ikaw, Lenny, ano masasabi mo sa base mo? Apakagaling, no? Ang ganda ng plataforma niya. Sobrang ganda ang tagal niyang naisip. Sa tagal niyang Senado, ayan ang naisip niya. Ha? Nako, Sharon, no? Kayang hiya ako sa asawa mo. My God.